sugod. Ayan po, may hawak-hawak na baril. At ang pinag-aawayan po, bakit po siya nahantong sa ganon? Pagbunot ng baril at sinunog ng bahay ni Mr. Quezon dahil naman po sa parking. Bernardo Gallo, ikaw na pulis na napakatapang. Ikaw na nga itong nakasira sa motor ko. Ikaw pa itong nalita sa akin. Pinagmumura mo pa ako. Hindi nalang mo pa ako ng baril. Dapat kayo nagiging protector namin, hindi yung kayo pa matapang. Simpleng parking lang, mamamaril ka. Pare-parehas naman tayong nakikiparking dun eh. Sir Idol Rafi, sana po ma-actionan niyo po yung ginawa po sa akin ng pulis na si Bernardo Gallo. Mr. Quezon, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Idol Rafi. Pwede ba bang pakikwento sa amin yung kaganapan doon sa video? Yung po, kasi Idol, si Tiniente po, hindi ko po siya, sir, alam na meron po siyang motor na pinaparking din po doon sa parkingan ng mga motor. Ang alam po lang po yung kotse. Tiniente po siya? Tawag po sa kanya, sir, ng mga, ano po dito, Tiniente po, like PLT, Custodial. Okay, ito na, Police Lieutenant Ronaldo Gallo ng DIDM. Okay, sige po. Tapos, sir? Ngayon po, nung pinarada ko po yung motor ko, Idol, nakakumot po. Okay. Ngayon po, pag pasok ko po ng umaga, nasa gitna na po, gasgas po yung motor. Okay. Eh, hindi na po ako kumibusong therapy kasi ala naman po akong kung sino po yung gumawa na yun. Kasi pero nakadalawa na po ganun-ganun po ang ginawa sa akin sa pardaan po mismo na yun, yung lugar po na yun. Okay. Ngayon po, noong August 15 po, linggo ng gabi, iniba ko na po ng parkingan yung motor. Kinukumutan ko po. Dumaan po siya si Tiniente Gallo nga po. Sa'yo palang motor yan. Oo, okay. Kuya Bong, sabi ko sa kanya. Binungot ko yan eh, kasi nakaharang doon sa parkingan ko eh. Sabi po niya. Sabi ko naman, Kuya Bong, sana pagka susunod, ayusin mo naman yung pag-ano, kasi nagasgas yung motor ko eh. Hinahanap po niya ngayon ng gasgas, kumuha nga po sir gabi na. Hindi po makita, sabi ko po sir, kako Kuya Bong, pera ng flashlight mo, cellphone. Okay. Sabi niya, uutusan mo pa ako, sabi niya kung ganun. Sir, huwag kayo magmuna sir. Okay, so nagalit po siya. Opo, uutusan mo pa ako, sabi niya. May bidayin siya ka ba na ako, sabi po niya. Eh, sabi mo, ikaw ang nag-lip, nagbuwas ng motor po. De, ikaw lang ang nakagasgas niyan. Oo nga naman. Doon po siya ng galaite, nung sinabi ko pong ganun. Hindi niya matanggap yung sinabi niyo sa kanya ang ganun. Opo. Eh, ano ba gusto mo? Sabi po niya sa akin. Ano pong sagot niyo? Eh, sabi ko, alam mo kung gusto ko, Yabong. Hindi, parang may gusto kang patunayan dito eh. Gusto ko magpakilala rito sa atis? Sabi po niya sa akin ganun. Okay. Teka, sabi niya po niya, ibinaba po niya yung dala niya. Ngayon po, nung akma po siya bubunot ng baril, inawat po siya nung kapitbahay din po namin. Okay. Na, Kuya Bong, sabi niya, huwag tama na. Eh ngayon po, nagpupimiglas po siya, nagpupumiglas. Sabi niya, lumayos ka rito sa atis. Sabi niya ganun. Hindi, papatayin kita. Sabi po niya. Sinabi niyo po yun, papatayin kita. Sabi po ni Tiniente. So dumating na po siya doon sa harap, bahay niyo po ba yun? Yung, lumusog na po siya ulit. Eh ngayon po, nung nailayo na po siya. Yung kanyang baril at hindi naman hindi performan doon sa ano sa locus duty niya. Tama, kitang-kita po yung baril niya nakahugot at nagwala pa sa harap ng bahay nitong complainant natin at nagbabanta po ano pang mga pinagsasabi. So, grave threat po yan. Yes sir, titingnan natin din sa ating investigasyon base doon sa mga ebidensya ng ating makala. Okay, sige. Colonel, pupunta po kami dyan sa inyong tanggapan. Isasamahan po namin itong complainant na si Mr. Quezon para doon po sa pagsampalan ng kasong kriminal laban dito kay abusadong Tiniente Gallo. Salamat po, Colonel. Yes, sir. Thank you din po. Open po ating ipilan sa lalo na sa mga Malabunyan po. Thank you so much. Taga-Kamkramit sa MPD, disarmado na po ito. Given na po yan. And then, the following day, tayo po'y magsasampa ng kasong kriminal and then, diretso na tayo sa Krami para sa kasong admin. Sabay-sabay po. Sasamahan po namin kayo, sir. Kaya, wag ko kayo matakot. Okay, sir? Opo, Idol. Kasi, sir, siyempre, pag nadisarma na po ito, edi, bahag na po yung buntot niya. Yung mga abusado po kasi, kaya sila nagiging matapang lang, naging abusado dahil meron silang bit-bit na baril. Pag tinanggalan mo po ng baril yan, yung buntot nila sobrang bag at aabot na hanggang bibig nila. Oo, nga po, Idol. Simpleng parkingan lang po, Idol. Kung talaga po siyang huwara ng pulis, dapat po, pinagpasensyaan na lang niya ako. O kung ano man, eh, hindi siya pa po ang galit eh. De, unang-una sir, dapat siya nagpapakita ng ehemplo dahil peace officer siya. Eh, siya pa mismo ang pasimulo sa pang-aabuso niya sa lugar. Kita naman yung kotse pag binalanda niya. Akala niya siya na may-ari ng kalsada dyan. Opo, Idol. O kaya po, Idol, pagka po kayo winan. Mamaya sa radio. Magandang umaga po sir.